ang Los Angeles Lakers at Phoenix Suns, mga kapatid, ay merong malaking pagkakapareha. Kaya sa papalapit nga na NBA offseason, eh malaki rin ang magbabago sa kanila. Abot langit ang kanilang paghangad ngayong 2021 to 2022 na season. Pero marami nga po silang nabigong mga fans. Habang nandyan pa nga at dekalibre pa rin ang laruan ni LeBron James, eh ibubuhos na ng Lakers ang kanilang pwedeng maibigay ngayon para ma-take advantage ang kaya pa nila. Ang pinakamainam na paraan at dapat nilang gawin ay ang pakawala na nga itong si Russell Westbrook dahil malinaw na nga pong hindi talaga siya fit sa sistema nila. Bagamat meron nga pong report na tila hindi gusto ng purple and gold, naiwan na lang basta si West na parang Sara Lee Dump style trade dahil tila wala rin pong mga suitors ito sa liga. Pero hindi rin nila gugustuhin na manatili ito at mabulilyaso muli ang kanilang chemistry sa laro. Pero siguradong may makukuha silang team, mga kapatid, kung ganito ang gagawin nila sa kanya. Yan nga po ay kung magbe-benefit sila sa massive expiring na kontrata ni Westbrook para ma-clear ang napakalaking halaga sa cap space next season. Lagi nga pong nagdedelikado ang Phoenix Suns lalo na sa pagkuha ng kampiyonato kapag nandyan si CP3 sa kanilang option para sa half-court offense. Samantala, medyo bata nga po si Westbrook sa kanya at marahil meron pang impact sa team katulad nga ng nagawa niya noong nasa Washington Wizards pa siya. Ito na nga po ang senaryo, mga kapatid. Makukuha ng Suns sina Westbrook at Austin Reeves. Kapalit nila Chris Paul, Dario Saric at Landry Shamet. Napakasimple lang po ng trade na ito at ang tanging pinakapunto dito ay mapagpalit nila sila CP3 at Westbrook. Medyo pabor din po ito sa Lakers at maiibsan nila kahit konti ang kanilang cap space at wala ring draft picks na kasama dito. At least mas gaganda ang kanilang chance ang magkaroon ng chemistry at ganun din para sa Phoenix Suns. Bagamat wala pang kasiguraduhan dito, pero lahat nga ay pwedeng magbago bigla sa liga, di ba? Samantala, sa game 2 nga, mga kapatid, ang 2022 NBA Finals, ay nagkaroon po si Jason Tatum ng mas decenting performance kumpara sa game 1 ng laban nila kontra sa Golden State Warriors. Kumamada ito ng 28 puntos para sa Boston at ito nga po ay malaking improvement para sa kanya sa nakaraang 12 laban nila against the Warriors. Pero ang 3-4 assist to turnover ratio niya na nagawa sa game 2 ay mas masaklap pa sa 6-1 assist to turnover ratio sa game 1. Kaya nang dahil dito sa performance na ito, mga kapatid, ay tila nakakuha agad si Tatum ng panibagong kalaban niya. At ang malupit pa nga dyan ay mismong kapatid pa ng kampi niyang si Al Horford ang ayaw sa kanya. Tila nagiging buwaya nga daw siya at gumagawa lang siya ng sarili niyang opensa kaysa makipag-teamwork siya sa kanyang mga kakampi. Matindi din ang mga sinabi ng kapatid ni Al, 18 turnovers nga po ang nagawa ng Boston, mga kapatid, at 24 assists lamang sa game 2. Kung ikukumpara ito sa unang laro nila, mas maganda nga sa game 1. Dahil 12 turnovers lamang ang nagawa nila at 33 assists na din. Kailangan nga po talaga nilang pa-score si Tatum ng marami para maipanalo ang series. Pero tila bantay sarado nga po siya ng Warriors, Hindi lamang si Tatum din ang tinira ng kapatid ni Horford. Meron din itong buwelta kay Draymond Green. Nakapag nga daw hindi niya nadadaig ang kalaban niya, dirty moves ang ginagawa nito sa laban. Medyo matindi din kung magsalita ang sister ni Al, Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.